So mga tol, matapos po nating maibalita sa previous vlog natin na panalo itong si Bruce Carrington, ito po yung humahamong kay Naoya Inoue nito lang nakalipas na buwan, kung saan nakuha po ni Bruce Carrington ang panalo via majority decision kontra sa boksingerong si Sulaiman Sigawa ng Uganda. Muntik-muntikan pa nga pong matalo si Carrington mga tol, bagamat panalo po siya sa mga mata ng hurado. Pero pagdating po sa total punches, panalo po itong si Sigawa. Makikita mga tol na lamang sa pinakawalan itong si Sigawa. At mas marami din ang naipatamang suntok. Kaya marami tuloy ang nagsasabi mga tol, na dapat daw talo itong si Carrington. So nahirapan talaga mga tol si Carrington dito sa estilo ni Sigawa. Hindi nga po umubra yung lakas ni Carrington para pabagsakin niya itong dayong boksingero. Siya pa nga mga tol ang naggrugi sa round 2 nang tamaan siya ng sunod-sunod na wild punches ni Sigawa. Wika tuloy na mga fans mga tol, huwag na umanong pangarapin ni Carrington na labanan si Naoya Inoue dahil exposed na umano siya. Kung sa hindi masyadong kilalang boksingero, nahirapan na daw siya. Paano pa daw kaya kay Naoya Inoue na marami magbato ng suntok at mas malakas magpatama? Kaya ngayon mga tol, mukhang ekes muna itong si Carrington sa pinagpipilian ni Inoue na makakalaban sa future sa featherweight division. Samantala, nananatili naman pong walang talo ang prospect ng super welterweight na si Sander Sayas na napalaban din sa card na yan matapos niyang dominahin ang kalabang si Damian Sosa. Dahil sa panalo ni Sayas mga tol, umabante na ang record niya sa 20-0. Ilang laban na lang mga tol, mabibigyan na siya ng pagkakataon na mapalaban sa World Championship. Kasalukuyan nga po siyang nasa top 3 ng super welterweight. Pagdating naman sa main event, may bagong kampiyon na sa female WBO welterweight. Yan po ay si Mikaela Mayer. Inagawan niya po ng titulo ang kampiyon na si Sandy Ryan matapos makuha ni Mayer ang panalo via majority decision. Pero katulad ng kay Carrington, marami ang naniniwalang si Sandy Ryan pa rin umano ang dapat na kampiyon. Nadaya daw dyan si Sandy Ryan mga tol. Kaya sigaw ngayon ng fans mga tol at kampo ni Sandy Ryan. Mag-rematch daw sila ni Mikaela Mayer. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong tanggihan ni Ryan Garcia ang hamon ni Devin Haney na mag-rematch sila, mukhang gumanti po itong si Devin Haney mga tol kay Garcia. Kung matatandaan po kasi natin mga tol, sinabi ni Devin Haney na papatunayan umano niya sa rematch na tatalunin daw niya si Garcia para malinis ang pangalan niya. So tinanggihan nga po ni Garcia mga tol ang hamon ni Devin Haney at sinabing mabubuhay daw si Haney sa bangungot ng left hook niya. Ilang beses po kasing bumagsak itong si Haney mga tol sa left hook ni Garcia. At dahil ayaw makipag-rematch ni Garcia mga tol kay Haney, kanina lang mga tol, formal na pong nagsampa ng patong-patong na kaso sa Devin Haney kay Ryan Garcia. Ang mga kasong sinampan ni Devin Haney mga tol, battery, fraud at breach of contract. So hindi nga po matanggap ni Devin Haney mga tol hanggang ngayon ang nangyari sa karir niya. Nagkaroon daw kasi siya ng physical injury, emotional at mental distress at pinababa umano ni Garcia ang value niya. Habang si Garcia naman mga tol, tumaas daw ang value dahil sa kanya. Sa tuwing may makakakita din daw kay Haney ng mga fans sa boxing, laging sinasabi na tinalo daw siya ni Garcia at pinabagsak sa left hook. Kaya siguro ngayon na hindi makuha ni Devin Haney ang rematch kay Garcia, nagsampa na lang ito ng patong-patong na kaso para makaganti dito kay Garcia. Tinawanan lang po ni Garcia mga tol si Devin Haney at sinabing dinemanda daw siya, ginagawa lang naman daw niya ang trabaho niya. Dagdag pa ni Garcia mga tol, yung laban daw nila ni Devin Haney, documentary daw sa Netflix, at ang pinali umano, nahirapan daw si Devin Haney sa left hook niya.